Tatakan natin yung cashier drawer ng dismantle. Ito yung cashier drawer ng Positex. Pang ST, pang KS, pwede siya. So gamit tayo ng long ng Phillips screw mahaba. Ito yung lock, pag naka-ganyan, lock siya. Ito yung middle, ito yung pag-release. Yan. Sa loob niya, mapapansin nyo, ito yung coin tray. Yan, ito yung sa coin, ito yung sa mawapin. Pagka may napansin kayong sira na spring, putol, yun yung papalitan natin. Kapag company owned, automatic palit tayo. Pero pagka franchise, more than 5 years, impernado sa MOD na kung ano yung mga parts na papalitan, charge sa kanila yun for quotation. So pag tinanggal nito, sir, kita niyo ngayon yung pinaka next drawer. Pag release, medyo gantong position. So dito, sir, meron tayong makita dito. Ito yung tatanggalin natin to para makita natin yung laman na susian. So pagtanggal yan, meron siyang lock sa 2, 3, 4. So pag release, persa ng medyo persa ng konti. Yan. 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 Sumulubog na siya pati dun sa kabila. Yan, guys. Tanggalan natin, no. Huwag lang masyadong mapersa para hindi ma-crack. So, tingin, sir, yung tinutukol ko sa inyo yung susi. Yan. Once na iniikot kasi yan, automatic gagalaw tong plate na to. May langis siya ng konti, oh. Yung minsan kasi pag mga luma na katagalan na ginagamit ng store, may mga tubig-tubig yan, kinakalawang, may mga dumi. So ang gagawin natin, dilinisan natin para smooth yung flow ng metal na yan. Kapag talagang linis yung ayaw pa rin, stack up na siya, both metal saka yung lagyan ng susi, yun yung time na mag-request na tayo ng floor placement. Okay. So proceed tayo sa final drawer. Ito yung base. Sa loob niyan, mapapansin nyo. Yan. Mapapansin nyo, meron siyang tawag namin dyan is module assembly. Ito yung nagpupus. Tanggalin natin, sir. Para matanggal natin yan, kailangan natin ng Phillips screw na mahaba. Or kung wala kayo, kahit may exe, basta maabot nyo yung Phillips. Bali, 6 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natanggal ko na siya, kaya hindi nyo na makikita yung tornilyo. So, once na matanggal nyo na yung tornilyo, ganito yung position na dapat yung gawin. Yan. So, ang next naman natin i-remove is itong cover na to, back cover na plastic. Kasi guys, meron ditong lock yan, saka dito, once na natanggal nyo yun, automatic. Ganito pag-release proper way, press nyo to. Yan. Pag na-press nyo yan, pababa naman. Kasi pag pinaress nyo ganoon at binatak nyo agad, masisira itong lock na to. Actually, nasira nga yung isa. So, careful lang kayo doon. Kung paano nyo siya tinanggal, ganoon din siya ibabalik. Guys, next naman, next step. How to remove yung module assembly na kasama itong metal plate. Ang normal lang ginagawa ko dito, etong portion na to, so ingat lang guys kasi medyo matalas tong plate, masusugatan tayo pag ano. Kung meron kayong guantes, mas better, protection na rin. Press nyo to, papus doon. Tapos eto naman, papus dito. Okay? Itong portion na to, press dito. Ito naman, dito. Gawin natin sara. Ayan. So dandaan lang, sir. So makikita nyo na, konti-konti tatanggal. Ito naman, dali na lang yan. Yun. So ito, sir, mga sir, yung kabuuan na module assembly. So, once na matanggal yun na yan, sir, double check nyo yung spring kung okay pa ba siya. Tapos ito naman yung sensor kung buo pa rin siya. Minsan naman, may encounter nyo, may mga ngat na dito. Siguro may mga mababait, mga maliliit na ano. Yan, sisira din yan. Eto, na-encounter na kami sa isang FE.
nakabaloktot to. So, pwede nyo naman siyang idiretso kung kaya namang idiretso ng slice. Pero yung make sure na yung position niya, yung diretso, gayahin nyo yung dapat meron kayong copy na ito, sir, sa cellphone nyo. Yan, guys. Dito may spring to, sir, ha? Medyo matabang spring. Ginamit na kasi ng EPI natin. So, wala na siya. Meron yung spring. Napuputol kasi yun. So, yun yung re-request natin. Yan lang naman yun, sir. Basic lang yung ano niya. So, pwede nyong, sabi kasi ni Ma'am Crystal, pag franchise, more than 5 years, at na-found out nyo na may problema sa module assembly, may spring na wala, putol ang spring. Since wala to sa parts list natin, i-coat nyo sila ng buong assembly na. I mean, buong cast drawer na. Yun ang advice para total charge naman sa franchise, hindi sa atin. Okay, guys. Hindi lang tayo dun, sir. Kahit maging sa susuyan, may problema na rin sa, pwede nyo na siyang i-consider as whole assembly ng kasama to. Yan. Pero hindi kasama yung drawer kasi kung na-proof nyo na buo to, as is yan, huwag nyo siyang ipa-coat. Eto lang. Itong portion na to. Hindi ko alam kung anong pinaka-final na pangalan nito. Iga-klaro pa namin. Saka nga pala, guys, no? Meron trick. Galing isa po yung idea para ma-release natin ng maayos yung drawer. Mamaya i-demo ko. Ibalik muna natin itong parts ng module assembly. Guys, no? Balik muna natin, no? Una nyo muna gagawin. Lapat to, pumasok. Ayan. So, dapat makapasok yung susunod yun naman to. Ingat lang, matalas to, sir, ha? Ayan. Kita nyo? Pasok. Maayos na siya. Next naman. Ito, sir. Kailangan mag-lock yun dun. So, okay. Sa bago kasing drawer, mabilis lang siyang ibalik. Pero sa mga luma na naka-drawer, may mga kalawang na siya, nakakapit na, madumi na. So medyo challenge yung pag-remove, ha. Na-experience ko yun sa store. Okay, guys. Invite muna natin yung mga parts. Pag balik naman ito, ang unang positioning niya, dapat mauuna itong paganto. Pag nakapasok na itong tatlong yan, susunod yun na ito. Yan. Yan. Okay, guys. Nakalak na siya. Pasok natin, sir. Ito yung proper way ng pagbabalik. Medyo kapain nyo lang. Guys, next naman, balik natin yung coin cashier tray. Yung coin tray. Ayan. Okay. Ngayon, sir, may mga case tayo na issue, problem is yung ayaw mag-eject. May possibility kasi nga may problema dun sa susian o kaya sa module o kaya dun sa loob ng susian. Ngayon, pwede natin siyang matanggal gamit ang flat screw. So, mga sir,